I hope we are prepared sa sa pakikinig po ng salita ng Diyos. But before all of that, anyayahan po kayong tumayo, mga kapatid, as we read the Word of the Living God. Tayo po magsitayo. If you have your Bibles with you, makipagbukas po kayo sa akin in the book of Matthew, chapter 6. We'll be reading from verse 5 up until verse 18. Matthew chapter 6 verse 5 up until chapter 18. Also, I'll be reading from the Christian Standard Bible. At kung meron po kayong mga different translations, you can just follow me with your eyes. Let's read. Sabi po rito in Matthew chapter 6 verse 5, whenever you pray, you must not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by people. Truly, I tell you, they have their reward. But when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, don't babble like the Gentiles, since they imagine they'll be heard for their many words. Don't be like them, because your Father knows the things you need before you ask Him. Therefore, you should pray like this: Our Father in heaven, your name be honored as holy. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts as we also have forgiven our debtors. And do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. In verse 16, whenever you fast, don't be gloomy like the hypocrites, for they make their faces unattractive, so that their fasting is obvious to people. Truly I tell you, they have their reward. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting isn't obvious to others, but to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. My dear brothers and sisters, this is the word of the Lord. May His name be praised. Let us pray. Father, we come before your holy throne once again, Panginoon, to cleanse us from all of our transgressions, our iniquities, Panginoon. That you cleanse us with the holy blood of our Lord Jesus Christ. And God, the Holy Spirit, we ask and we pray that you give us wisdom, that you give us knowledge, that you give us an understanding of your holy word. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, maluwalhati ka at madakilang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na gumawa ka po sa aming kalagitnaan. May we understand the very essence of your word, Father. May we understand its meaning, and may we apply it, O Lord, into our daily lives as we walk as Christians. We thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Ayan. So, dito po mga kapatid, this is in the chapter na kung saan po ang ating Panginoong Jesus ay pinapangaralan po yung kanya pong mga disipulo or yung kanya pong mga apostles. And nandito rin po yung very famous na the Lord's Prayer. Nakita niyo, alam ko po, siguro naman kabisado niyo yun. Di ba? May nakakabisado po ba sa inyo ng Lord's Prayer? Okay? So, di ba, in our old faith, di ba po? So, nire-recite pa yon. But then, makikita niyo po rito in chapter 6, if you would read from verses 5 to 18, makikita niyo po dito na kung saan tinuturuan po ng ating Panginoong Isokristo, sino po? Yung kanyang mga disipulo on how to pray. And then he gave the Lord's Prayer, binigay po ng ating Panginoon yung kanyang yung Lord's Prayer. And then how to fast. Sino po rito nagpipray? Wala na nagpipray? Nawala na nagpipray dito. Sino po nagpa-fasting?
Di ba every tuwing kailan yan? Every basta ganun. Every Saturday, first Saturday daw of the month. Yon, nakalimutan eh, no? Every first Saturday of the month, tayo po ay nagfa-fasting. Diba? So we all know what fasting is, we all know how to pray, but then we will give emphasis, mga kapatid, here sa ating pong pag-aaralan today on how to do this and the very right thing, okay? So, just to make sure that we have a grasp kung ano po yung pag-aaralan today, sino po yung nakapag-post na rito sa social media? Kahit saan, Facebook, Instagram, Twitter, Friendster, kung meron pa kayong Friendster. Sino nakapag-post na sa social media? Nag-my day, nag-story. Diba? Pinost yung kanilang kapitbahay na hindi namimigay ng password ng wifi. Sino nakapag-post na? Wala pa? Lahat tayo, di ba, nakapag-post na sa social media. Tama po ba? Okay. So, nung nag-post po kayo sa social media, anong reason ninyo bakit kayo nag-post doon sa social media? Bakit? Para saan? To share? Ano ba? Wala lang? Kasi bored ako? Ganun? Para? Magpasikat? Ano ba? Bakit? Yung reason? Ano yung reason? Bakit ka nag-post? Okay. You want them to be updated sa iyong buhay na parang ano, proof of life. Ganun na. Hello, buhay pa ako. Ganun. Dito pa, existing pa ako. Okay? So, ano yung motive, di ba? Ano yung reason behind it would be the driving motivation na kung saan bakit ka magpo-post. Tama? May motive ka. Di ba? Walang tao, ako naniniwala ako, walang tao nag-post sa social media na wala siyang motive kung ba't siya nag-post. Magpo-post ka, it's because you want people to know something. So you have the intention. Tama po ba? So, nung nakapag-post po kayo sa social media, hindi ko alam kung may ganitong tao, pero pinabantayan niyo yung nagla-like sa post niyo? Pinabantayan niyo ba? Yung nagla-like sa post niyo? Di ba, ang culture ng mga kabataan ngayon, yung kada nag-react sa ano nila, tinatag nila dun sa comment section. Di ba? O bakit haha yung reaction mo? Di ba? Bakit angry yung reaction mo? O pag nag-myday ka, dinitignan mo ba kung ilan yung nag-heart dun sa myday mo? Di ba? Iniisip mo, may nahanap kong tao, mag-work kaya siya mo. Diba? Binibilang mo ba kung ilan yung hearts mo? Di ba sa Facebook ngayon, mayroon pang insight, di ba? Yung overview. Tinitignan ba ninyo yun? When you see yung mga nag-react sa social media o sa post ninyo, nasatisfy ba yun? Uy, ang dami, nakakuha ko ng 12 likes. Di ba? So, nasatisfy kayo. Hindi. hindi. Ano ba mangyari? Nasatisfy ba kayo? Hindi. Hindi. Na-stress ka ba? Bakit? Hindi pa naman. Pero, have you gotten your reward for what you have posted? Kasi, when you post something, you want them to know your life, you want them to be updated on your life, and then you expect something in return. Tama po ba? You expect something in return, which is, yung feeling or yung rewarding feeling na kung saan ay nag-like si kapatid na ganito, nag-heart si ganito, nag-share si ganito. Okay po? So in the same way, mga kapatid, I want you to understand this. Nasa era or sa time ni Jesus Christ, wala mang social media, pero marami nang gumagawa ng ganon. Sino po yun? If you would read this carefully, in the time of Jesus, meron po tayong tinatawag ng mga Pharisees. Okay? Sila yung mga Pariseo. So, yung mga Pariseo na to, ito po yung mga in our time, sila yung mga religious leaders. May kumpara natin sila sa mga pastors, sa mga pare, sa mga religious leaders. So, they are the most respected people in Jesus' time. So, pag sinabing high priest ka, or pag sinabing Pharisee ka, yung tingin sa'yo ng tao is that sobrang taas. Yung respeto na ibinibigay sa'yo is sobrang taas. Okay po? They are seen as the people who has the connection to God. Sila po yung mga tao na kung saan tinitignan nila na parang, ay, mas malapit ko sa Panginoon.
kaysa sa kung sino mang tao. They were the Pharisees. Diba? So, they are seen as this religious leader which is holy. Diba po, sila po ay nakikita na kung saan sila ay may connection sa Panginoon. Sila ang nakakaalam ng batas ng Panginoon. At sila lang yung may karapatan to interpret what the scripture says, what the Old Testament says. Pero po, in relation to that, sometimes authority and power can cause a person to what? To just show rather than have the sincerity of heart. Tama po ba? Minsan, ang isang tao, let's say for example sa atin, kapag ka po tayo, eh medyo umangat-angat na sa, ano, di ba? Sa buhay natin, or umangat-angat na tayo sa society, nagkaroon na tayo ng pangalan, or po, na-build up na natin yung ating pangalan, sometimes we do it for a show. You don't do it as the first time you do it. Kasi nung una pa lang, wala pa nakakilala sa'yo, wala pang, di ba, wala ka pang nabibuild up na pangalan, hindi ka pa magaling sa ganitong bagay, you do it sincerely. Tama? You do it sincerely or with the sincerity of heart. But now that you have built up something, you just do it for a show. At isa po yun sa mga pitfalls na kung saan makikita natin dito sa verse or sa passage na binasa natin. Okay po? The Pharisees in Jesus' times are like actors. Diba? Sino po rito nakakilala kay, ano, kila Black Rider, ganun, yung mga teleserye ngayon. Diba? Sino nakakilala sa mga artista? Diba po? Ano po yung mga artista, sila po is yung mga nagbibigay ng ano po sa atin. Diba? Nagbibigay sa atin ng entertainment, tama? They are different in the television, and yet they are different in their personal life. Kaya nga nila ina-act. Kaya nga sila actor. Kaya nga sila actress. Bakit? Kasi ina-act nila yung certain role. Okay po? Pero, may kita niyo po doon, yung mga Pharisees daw, parang ganon. Bakit? Kasi, sila po ay nag-a-act sa labas, pero different yung ginagawa nila sa loob. Nakita niyo po, sila po ay nagbabalat kayo. Kaya nga ang tawag ni Jesus sa kanila, hypocrites, mga hipokrito. Why? Because they show people that they are godly, yet in the inside, they are not. Okay po? So all of us has been through times where we want compliments. Tama ba? Merong phase sa buhay natin na kung saan gusto naman natin ma-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin. Tama? Meron? Or tulog na kayo? Diba? Meron sa buhay natin na kung saan gusto natin ma-appreciate naman ng tao yung ginagawa natin. Tama po? Gusto naman natin ng compliments. We want our deeds to be affirmed by people. Gusto naman natin, marinig naman natin na tama yung ginawa natin, na okay yung ginawa natin, di ba? Kesa lahat is mali yung nakikita. Okay po? We crave for the applause of men. Isa po sa mga trait ng tao is that we want yung palakpak ng tao. Di ba? Sino po rito ang gustong makilala? Yung sumikat. Ang tatay ko gusto maging artista niya. Sino ba gusto rito ano, maging sikat? Diba once in your life, hindi niyo ba naisip parang ang sarap maging sikat? Diba? Kumikita ka na ng malaking pera, nag-enjoy ka pa sa ginagawa mo. Diba? And people get to what? Get to applaud you. Diba? Ang sarap sa pakiramdam pag pinalakpakan ka ng mga tao sa ginawa mo. Napakasarap sa pakiramdam. Pero kung mga kapatid, today, we will learn na hindi po lahat ng bagay na ginagawa natin ay dapat isip natin yung palakpak ng mga tao. Lalo na po sa ating mga Kristiyano. To be applauded by the world and people around us, but rather, beneficial minsan na ano po, na itago na lang natin yung ginagawa natin. Okay po? Are we ready? Nag-grasp niyo po yung idea ng ating pong pag-aaralan today. Okay po? So let's go, mga kapatid, into what we will be talking about today. Our topic for today would be sound no trumpet, which is our theme. Don't do the right things
for the wrong reasons. Don't do the right things for the wrong reason. Okay po? So, ano bang ibig sabihin nito? Very self-explanatory po. You don't do the right things for the wrong reasons. Bakit? Again, sabi ko nga, dito sa sinasabi ni Jesus Christ, diba po? Kung saan po yung mga Pharisees, they are praying, they are fasting, but yet, hindi yung approval ni God ang gusto nila. They want people to know that they are holy. They want people to know that they are godly. Diba, nagigets niyo po? Para silang mga aktor na kung saan sila ay umaacting pero hindi talaga ako to. Ito lang kasi yung kailangan mong gawin para makita ng mga tao na ano po, na ako po ay makadiyos. Diba? Ito yung problema. Okay po? So, mabilis lang po ito dahil alam ko pong init na kayo. Okay po? Mainit po, no? Pero, we will go right with our first point, mga kapatid. Okay po? I want you to see this on how to pray in the right manner. Okay po? How to pray in the right manner. I want to expose to you the narrative na kung saan po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo in the book of Matthew, which Matthew was written for what? For the Jewish people. Okay po? Si Matthew ay nagsulat, kanina daw po, para sa mga Hudyo. Okay po? And right now, Jesus Christ is dealing with two audiences. Jesus Christ is dealing with His apostles, and Jesus Christ is dealing with whom? With His people of that day. Kung saan yung mga Pharisees, yung mga tao na nakikinig sa Kanya. Okay, so when we say how to pray in the right manner, how to pray in the right manner, ano po bang ibig sabihin natin? Pag sinabing right manner, para ano lang yan, good manners and right conduct. Ano pong pag sinabi, right manner, meaning to say, it is the right way or the correct way. Okay? Basahin po natin yung kanilang binasa rin natin, it is Matthew chapter 6 verse 5. Okay? Ano pong sabi dyan? Whenever you pray, you must not be like the hypocrites. Oh, sabi doon ha, kapag kayo daw po ay nagdadasal, kapag tayo ay nagdadasal, hindi daw po tayo dapat maging mga hypocrite. Okay po? Because they love to pray standing in the synagogues. Pag sinabi pong synagogues, parang church siya at our time. Kasi bakit? Yung mga Pharisees, gustong-gusto nila na nakikita sila ng mga tao na nagpipray. Bakit? Ano sabi? And on the street corners to be seen by people. Truly I tell you, they have their reward. Sabi ni Jesus Christ. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila yung kanilang gantimpala. But when you pray, this is him talking to the apostles. Nakita niyo yung shift ng discussion? Okay? This is him talking to the apostles. But when you pray, go into your private room. Sabi niya, go into your private room. Very systematic yung instruction ni Jesus Christ. Go into your private room. Shut your door, isama mo daw yung pinto, and pray to your Father who is in secret. And the Father who sees in secret will reward you. When you pray, isa pang instruction. When you pray, don't babble like the Gentiles. Hindi po ito yung nagpapalobo, ha? Letter A po yan. Babble, hindi po yung bubbles na ano, ha? Babble. Okay po? Don't babble like the Gentiles. Since they imagine they'll be heard for their many words. So iniisip ng mga hintil na kung saan kapag ka mas maraming salita, mas makikinig si Lord. Okay po? Don't be like them. Another negative. Meaning to say, si Jesus Christ, in-affirm niya yung kanyang unang sinabi na huwag kayong maging katulad nila. Okay? Don't be like them because your Father knows the things you need before you ask Him. Galing, no? You go to your room, you shut the door, you pray to your Father in secret, hindi mo na kailangan na ipagsabi pa sa lahat ng tao. Bakit? Because your Father knows
the things you need before you ask Him. So I think we have this question in mind. So why are we commanded to pray in secret? Why are we commanded to pray in secret? So tingin niyo ba? Di ba hindi pa kayo nag-wonder? Teka lang, Lord. Akala ko ba gusto mo kami ang maging ilaw ng sanlibutan ito? Akala ko ba we are the salt and light of this world? Akala ko ba dapat mamuhay tayo? Di ba sabi ni Paul? Remember in the book of Corinthians, anong sabi ni Paul? Ikaw yung tao na binabasa ng mga unbelievers. Lord, akala ko ba gusto mong maging godly kami sa harapan ng mga tao para makita kanila? But right now, you are saying to your apostles, and you are saying to us right now, na dapat secret yung aming ginagawa. So, we can come into this question that why are we commanded to pray in secret? It is important for us to pray in secret because this keeps us away from any destruction as we engage our minds and our hearts in communication with our Father in Heaven. Una po, napaka-ganda po na dapat that we pray tayo in secret. It is because for us to avoid distractions. Unang-una, it is for us to avoid distractions. Kaya very practical and very spiritual yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi una sa lahat, kapag nag-pray ka sa labas, anong isipin mo? Di ba? Sipin nyo, at that time nila, time natin, ha? Sabihin na natin sa time natin, pag nag-pray ka, na hindi tahimik yung lugar, nakaka-distract, di ba? Mag-pray na lang tayo sabay-sabay. Ako, naguguluhan na yung utak ko, eh. Minsan sa pag-prayer meeting, di ba? Tapos sabay-sabay kayo nag-pray. Lord, thank you. Di ba? Naguguluhan na yung utak mo. Yung prayer ng isa, nakukopya mo na. Yes, Lord. Gumagano mo, yes, Lord. Tama siya. So, bakit? Kasi you are being distracted. Di ba? Kaya nga sa atin, ako, ini-encourage ko that when you pray, you close your eyes. You bow your head. Bakit? Kasi kung kayo yung mag-pray, eh, hindi kayo nag-distract na nakabukas ang mata, okay lang. Minsan ginagawa ko po yun. Pero ako talaga ini-encourage ko, you close your eyes, you bow your head. Why? Because right now, you are talking to the King of Kings and the Lord of Lords. Diba? Isipin ninyo, inimbitahan kayo ng presidente sa Malacanang. May one-on-one kayo. Pero nag-uusap kayo tungkol sa, let's say for example, tungkol sa buhay o whatnot, sa problema mo. Pero ang isipan mo nandun sa labas. Diba, habang nakipag-usap ka sa presidente ng Pilipinas, nakaupo dyan, ikaw, nagtitimpla lang ng kape, nalagay ka ng batik ko sa ulo, tapos nagwawalis-walis ka. Diba, asa tingin nyo makapag-usap kayo na maayos? Diba, yung tayo nga lang, diba, pag may kausap tayo, gusto natin nakatingin sa akin, tumingin ka nga, ganyan, tumingin ka nga sa akin. Diba, nag-uusap tayo eh. Diba, ayaw natin ng distraction. Kasi bakit? We want conversation dun sa tao na yun. Ganun din po sa Panginoon. He says, you pray in secret. Why? Because prayer is between you and God. Prayer is an intimate moment with your Creator. Prayer, sabi ni Charles Spurgeon, is the oxygen of your souls. Sabi niya doon, if the church is built on the holy art of prayer, it will be the oxygen of your souls. Bakit? Kasi ang Christian life ay mamamatay kung walang panalangin. Diba? You can read the Bible all you want from Genesis to Revelation. You can sing, diba, holy, diba, hallelujah. You can sing all day if you want. Pero without prayer, it can never sustain your Christian life. Bakit? Kasi ito na yung intimate moment mo. Parang ano yun? Parang pumasok ka sa isang relasyon na kung saan nagbibigay ka lang ng gift. Diba? Nagbibigay ka lang ng gift, nagkikita lang kayo, pero hindi kayo nag-uusap at hindi kayo intimate with each other. Diba? Ha? Ano? Pagkakita niya, diba? Nakakita na ba kayo ng taong ganun? Makikita sila, uy, meet tayo sa ganitong lugar. Nung nag-meet, nandun sa Starbucks, nakaupo sa cellphone sila dalawa. Diba? Ano yun? Isipin nyo, may fellowship tayo, lahat kayo naka-cellphone. Tapos si Pastor nag-preach. Diba? It's not a fellowship.
Eh, ang gusto ng ating Panginoon is intimacy with Him. Diba? Gusto niya ng intimacy. Gusto niya ng conversation with you. Gusto niya masolo ka niya. Kaya nga sabi niya, you have to pray in secret. Why? Because your mind and your heart is engaged. To whom? To our Lord and Savior. So don't get me wrong, mga kapatid. Sabi ni Kuya Carl, huwag daw mag-pray sa public, hindi ako mag-pray sa church. Don't get me wrong, mga kapatid. It is not wrong for the church to pray in public. Kailangan po yun. Okay? It is not wrong. Okay? What's wrong is that kung yung nagpipray ka sa public at yung motive mo, yung nasa isip mo, ay dapat makita nila kung public. Ay, dapat makita nila kung ano. Kasi ano ko eh, taong simbahan ako eh. Kailangan banal yung tingin nila sa akin. Kailangan wala akong masabing mali. Kailangan ano ko? Kailangan very well-behaved ako, well-mannered ako. Yan. So lahat ng gagawin mo, lahat ng lakad mo, lahat ng ano mo, patitindig mo, lahat ng posture mo, lahat-lahat, kailangan makita nila ako sa godly man. Diba? Nakita na, minsan napakapanood ako sa Facebook, yung mga man of God daw, diba? Simula sa sakyan, binubuhat hanggang sa pulpito. Bakit? Kasi man of God sila eh. No, bawal madumihan yung kanilang ano, yung kanilang sapatos. If you think that way, mas mabuti pa na mag-pray ka na lang sa bahay where you engage your heart and your mind with God. Pero, if it's gonna be a public prayer, let's for example, prayer meeting. Apo? Eh, you have to pray in public. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, sa bahay na lang ako mag-pray na. Hindi mo pwede yun. Kasi prayer meeting nga eh. Dapat mag-pray kayo. Diba? Dapat may participation ka in prayer. Apo? So that's one of the reasons, and that's what I want you to understand, why we are commanded to pray in secret. Because God wants intimacy with us. Diba? Yung mag-asawa nga, kailangan may time sa isa't isa eh. Kayo pa kaya ni God. Magkaroon kayo ng time in your life where you could go to a room and just pray with our Creator. Just to communicate with God. Okay? So, yun po yung unang tanong na gusto kong sagutin. And the second question I want to answer is this. Why should we not babble in our prayer? Okay? Hindi po yung bumubula yung bibig. Ha? Hindi po yung bumubula yung bibig. Habang nagpipray, bumula yung bibig, misis. Habang nagpipray siya, bumula yung bibig. Filled siya ng Holy Spirit, hindi po meron ha. Nalalason na po yun. Takbo niyo po sa ospital. Okay? So why should we not babble in our prayer? Madala po, sabi ko sa inyo, there's no thing or such thing as magical words in prayer. nagiging practice to ng mga Kristiyano. Dapat may certain word ka na sasabihin para pakinggan ka ni God. Narinig niyo na yan. Diba? Dapat may certain words kang sasabihin para pakinggan ka ni God. May mga ibang tao na nakausap ako, sabi niya, dapat ano, ang way mo ng pag-approach sa prayer, may mga certain words kang gagamitin para papakinggan ka ni God. Sasagutin ka niya kaagad. Mga kapatid, I want to break that with all of us. Wala pong magical word sa prayer. Okay? Wala pong magic word. Wala pong abracadabra sa ating pananalangin. Okay po? All people pray. Naniniwala po kayo? Lahat po ng tao nagpipray. Kahit mga atheist na nagpipray. Nagpipray po sila na walang nag-exist na Diyos. Lahat po ng tao. Taoism, Hinduism, lahat ng religion nagpipray. Okay po? So, when we pray or when they pray, all religions have some sort of prayer. Tama po ba? Yung mga religions, may sort of prayer sila. May pattern of prayer. Diba? In our old faith, makita nyo, diba? Alam nyo yung prayer, yung Hail Mary. Hail Mary. Diba? Aba, Ginoong Maria, diba? So, Hail Mary, full of grace, ganon. In our old faith, diba? Naalala ko po, nung ako po yung nag-first communion, first communion, binalaw na namin ko sa ano, baklaran. Ay, sana, sima mo yun. Tapos, pinasok niya ako doon sa yung may pare, yung ano. Tapos, sabi sa akin ng pare, sige, sabi mo lahat ng kasalanan mo. Sinabi ko lahat ng kasalanan ko. Sabi niya, sige, mag-pray ka ng limang
Ave Maria, tapos 10 ama namin. Isang ama namin pa lang, pagod na ako eh. Paano pa kayo 10? Diba? So all religions have some sort of prayer. Even yung mga Taoist, even yung mga Hinduists, yung mga all religions, in all other places of the earth, meron silang certain prayers. Okay po? But that does mean that we are really, when we are praying, we should be mindless about our prayers. Alam niyo po ang danger na kung saan pinapaulit-ulit yung panalangin. Alam niyo po yung danger kung ano doon? You are not engaging your mind anymore. Eh kaya nga, command ni Jesus is to pray in secret para engage yung heart and yung mind mo. Pag pinaulit-ulit mo yung prayer mo, hindi na-engage yung mind and yung heart mo. Bakit? Because it's just gonna be words. Memorization daw, sabi nung comment sa likod. Diba? Kumbaga, ano na lang siya? Repetition na lang siya ng ginagawa mo. Diba? Tapos pagdating ng ano, pagdating, ay, oras na pray. Kahit nagsasakin ka, pwede ka mag-pray. Diba? Bakit? Kasi hindi na-engage yung mind and yung heart mo. Okay? So, for us mga kapatid, ako po isa sa mga encouragement ko is that you don't memorize your prayers. You go to God as you are. You memorize scriptures. Wag po natin confused. Kasi minsan yung iba na confused. Ang kabisado ko sa it's scripture. It's a prayer of David, but it's a scripture. You memorize the scripture, but not your prayers. Okay po? Let us not memorize prayers, but rather communicate with God in the sincerity of our hearts. We communicate with God in the what? In the sincerity of our hearts. Dapat galing sa puso mo. Dapat mataimtim na nagdadasal. Paano magiging mataimtim yan? Kung yung prayer mo ay sasabihin mo, Lord, yung prayer ko po last week ay yung prayer ko din po ngayon. Diba? Parang pag sa pagkain, diba? Sa pagkain, Lord, thank you po sa pagkain. God bless you for this prayer, amen. Tapos, nakain ka pa, Lord, thank you for this food, this prayer, amen. Tapos pag-dinner ka, Lord, thank you for this food, this prayer, amen. Yeah. Wala na, hindi na na-engage. Hindi ka na nagpasalamat. Bakit? Kasi you know, naging muscle memory na lang siya sa iyo pong pananalangin. Okay po? So, why shouldn't we babble in prayers? Because po, there's no magical words in prayers. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ, when you pray, don't babble like the Gentiles, since they imagine they'll be heard for their many words. Diba, minsan narinig nyo na, ito po, minsan narinig namin to. Pag-pray mo naman kami, ako, minsan, madalas ko kay Pastor eh, Pastor, pag-pray mo naman kami, mas malapit ka kay Lord eh. Pag lumapit po si Pastor kay Lord, hindi po makikita yan. Diba? Kaya parang, kaya regard, pag-pray mo kami, kasi mas mag-work yung prayers nyo, kasi pastoral team kami. Mga kapatid, tandaan nyo po, yung power po na ibinigay sa amin ng Panginoon is the same power that you have. We are all level in the foot of the cross. Diba? Wala po kaming special anointing. Diba? Minsan, ang tingin nyo po kasi sa amin, mga superhero eh. Na hindi po kami ganun. The same spirit that we have is the same spirit that God has given you. It is the Holy Spirit. There is only one Holy Spirit, and it is all working through us, in us, and in all of us. Wala po kaming special anointing. There is no such thing as a special, super special, particular anointing. We are all anointed in one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi ng Book of Hebrews, di ba? Your faith in God is your confidence when you go to the throne of God in your petitions with your prayers. Be confident in going forth sa paanan po ng ating Panginoon Jesucristo and to say your needs. You don't need na sobrang lalim na English para pakinggan ka ng Diyos. Alam niyo po ang pinaka, sinabi ko po ito sa prayer meeting namin, alam niyo po yung pinaka-effective na prayer? Alam niyo po yung pinaka-effective?
at sinasagot ng Diyos na prayer? It is when you are in your room and you are silent with God. Yan, ganyan. ganyan. It is when you are in your room and you are silent with God. Yun ang pinaka prayer na kung saan the most acceptable prayer of all. We don't need words. Alam mo po yung mga jargons. Yung mga jargons, ito yung mga words na kung saan, ano, sobrang lalim, kahit sino hindi na maintindihan, di ba? Pag nagpipray ka, hindi mo na kailangan, oh, holy Lord, the supercalifragilistic Lord. Di ba? Oh, I am perplexed by the omnipotence of your might. Ay, mga ganun, di ba? Hindi mo kailangan ng ganung prayer. What you need is to come as who you are sa Panginoon. Diba? To use the language as you know it. Okay? I got one reminder for you. Not because it sounds good to us, it will be heard by God. Not because it sounds good to us, it will be heard by God. Hindi porkit, diba, si kapatid na ganito, ay, ang galing mag-pray ni kapatid na ganito, nag-pray lang kami ng pagkain, ang pinag-pray niya, yung Africa, yung Indonesia, yung Qatar, yung Dubai, lahat ng mahirap, diba, 30 minutes na kami nakayuko, lahat kami gutom na. So, hindi po ito pahaba ng prayer, diba, ang haba-haba ni kapatid mag-pray, sobrang blessed ako. Diba, hindi po ganon, mga kapatid, not because it sounds good, to us, it will be heard by God. Hindi po, ano, kasi ako naging, ano ko po ito before, naging, pagka maganda sa pandemic, parang ang sarap-sarap gayahin. Diba? Ang sarap-sarap gayahin ng ano, nung prayer, pero kung hindi ganun ang Panginoon. He wants your sincere heart. Hindi niya gusto yung mga words. Kasi bakit? He knows it all. He just wants your heart. Okay po? So, that's one of the things, or that's in my first point, na kung saan how to pray in the right manner. Okay? So, how to pray in the right manner? We go to our room. Okay po? Very systematic yung binigay ng ating Panginoon, di ba? We go to our room, we shut the door, pero yun, hindi ni-left out ni Jesus Christ yung pagsasara ng pinto. Ganun po, sobrang full of wisdom ng ating Panginoon. Diba? Pwede naman yung sabihin, you go into your room and you pray. Hindi, ang sabi ni Jesus Christ, you go into your room, and you shut the door. Very particular ang ating Panginoon. Bakit? Kasi pag hindi mo shinat yung door, baka may makapasok pa eh. Madistract ka pa eh. So you shut the door so that people would know na nakadulang disturb ka. Hindi mo ko pwedeng stop on. Okay po? So, and then afterwards, for us to be avoided of all distractions, na, para hindi tayo madistract, and then you just come to Jesus as you are. Lord, ito yung kailangan ko. Ito po yung kaya kong sabihin lang ngayon. Ito po yung puso ko. This is what in my mind. Ikaw na pong bahala. That's it. God doesn't need super amazing words for you to be heard. In the silence of your heart, God hears and hears. Amen po ba? Amen. Huwag po mag-pray muna. Mamaya pa po pipikit sa closing. Yung prayer. Baka po bumikit na kayo. Well, so second, I want you to understand and I want to break this down to you, the Lord's Prayer. Yeah. The Lord's Prayer. Sino po nakakabisado ng Lord's Prayer? Diba? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, etc., etc., etc. Have you come to understand the meaning of that? Have you come to understand what Jesus Christ have mentioned on that? So I want to read this with you. Therefore, sabi po ni Jesus Christ, therefore, I'm reading from Matthew chapter 6 verse 9 up until verse 13. Therefore, you should pray like this. Our Father in heaven, your name be honored as holy, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have been forgiven our debtors, and do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. That's the Lord's Prayer.
So ano po yun, Kuya Carl? Anong gagawin namin dyan? Uulitin ba namin yan? It's not meant for you to repeat. Hindi po sinabi ni Jesus Christ, pray this. Nakita niyo po yung grammatical construction ng salita ng Diyos. Ang sabi po ni Jesus Christ, you should pray like this. Hindi niya po sinabi, manalangin ka nito. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito. Okay po? Hindi niya sinabi na man dapat ito yung ipanalangin mo throughout your life. Ang sinabi niya, ito yung magiging model mo when you pray. Kasi diba sabi ng mga apostles, teach us how to pray. Sabi niya, and then pray then like this. Ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabi, ito yung panalangin na gagawin ninyo. But he said, pray then like this. Okay? So, and then I want you to understand this. Our Father in heaven, your name be honored as holy. So ano yan? Himay-himayin natin. Okay, mabilis lang po ito. Himay-himayin natin. When Jesus Christ said, therefore, you should pray like this, it is a model. Alam niyo po yung model? It is a role model or it is a model on how we should pray. Okay? So, let's see the first one. Our Father in heaven, your name be honored as holy. Ano pong sinasabi dyan? It is the reverence to God, an acknowledgement of who He is. So, when you pray, you have to what? To have reverence. Pag sinabing reverence, si Pastor yun, reverent. Talagang inaantok pa kayo, no? Makulit, nagtitilig na po ba yung paningin niyo sa akin? Naka-all black pa man din ako. Okay? So when you pray, you what? Ganito. Hindi ka pwedeng mag-pray, you know, Yo G, pray me today. Ganito kasi, kailangan ko nito, kailangan ko nito. Alam mo yun, amen. Hindi po ganon. Diba? You have to what? You have to have reverence. Pag sinabing reverence, the highest respect. Dapat irespeto mo. Kasi when you pray, you are talking to the King of Kings and the Lord of Lords. Diba? Pagka barangay captain nga lang ang kausap natin, may respeto tayo, diba? Eh, mas lalo na kung presidente, hindi mo sabihin, yo, president, gusto ka? Gagano'n mo ba yung presidente? Gagano'n, uy, gusto ka? Gagano'n mo ba yung presidente ng Pilipinas? Pag nakita mo, hindi naman, diba? Ano gagawin mo? Magsusukot ka ng maganda, kakamayan mo siya, di ba? Gagamit ka pa ng puwak opo, di ba? Kahit yung mas matatanda pa, di ba? Gagamit sila ng puwak opo. Why? Just to show respect. Why? Because he's the president of the Philippines. Eh, paano ba kaya? Yung, di ba? Yung the King of Kings and the Lord of Lords, the one who created the whole universe. How would you show respect? So, dapat when we come to God in prayer, ano daw po? We should show respect to our Lord and Savior. The Lord, di ba, huwag naman tumawagin Hey G. Di ba, Hey G. Di ba, thanks G. E-Y-L. Thank you L. Sino yun? Lazada, ganun. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, di ba, na-type yung thank you, yung Lord, hindi. Ano ba mahirap doon? Eh, mas mahaba pa kayong thank you doon sa Lord. Diba? So, let us come to God, ng mga kapatid, with reverence and acknowledgement of who He is. Kaya, our Father in heaven, your name be honored as holy. Why? Because we acknowledge that God is holy. That He is set apart. That He is holy, holy, holy. As the book of Isaiah had mentioned. Okay? And then the second one, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay? So ano po yan? It is an acknowledgement of His power and His will to be done. Nakita niyo po, nasa unahan yan. Bakit? Kasi the first thing you have to know when you come to the Lord Jesus Christ and when you are praying is that you submit to the will of God.
Okay? Kaya nga nasa pangalawa yan, your kingdom come, which is an acknowledgement of His power, because siya po ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, and His will be done. Kita nyo? May submission. Hindi ko will, Lord, nagpipray ako, pero if it's not your will, then don't do it. That's how it is, diba? Kung hindi mo kalooban, Panginoon, huwag mong ibibigay sa akin. Bakit? Kasi at the end of the day, we acknowledge that the sovereign God knows what's best for us. Tama? Jeremiah 29:11, di ba? Favorite yung verse. Jeremiah 29:11, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelites, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you." God knows what's best for us. Kaya po in our prayer, we acknowledge His will. Okay, the third one, give us today our daily bread. This is the part where, this is the supplication part, na kung saan po, we are praying for God's providence and the basic needs of human beings. Nakita niyo po yan, give us today our daily bread. God knows yung needs ng kanyang mga anak. Diba po? Hindi yung wants ng kanyang mga anak. Ang binibigay niya is yung need ng kanyang mga anak. Kasi yung wants, yung mga luho, bonus na lang ng Panginoon sa atin yan. Pero ang main na binibigay niya is yung needs natin. Diba? Yung needs natin. Kaya kami sa magtataka kayo, bakit kaya sakto yung sweldo ko? Sakto na pagkadating ng 15 at 30, replenish na siya ulit. Bakit? Kasi it's what you need. Kasi it's what you need, and God knows that. It's what you need. It is praying for God's providence for the basic needs of human beings. Okay po? And the next one, forgive us our debts, and we have also forgiven our debtors. Okay? Ano pong sabi diyan? Forgiven others as we have been forgiven. Sino yung pinatawag dito ng Panginoon? Taas ko na. Amen. Yung iba hindi na binatawad. Napo? Naalala nyo nung pinatawad kayo ng Panginoon, kung paano yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ganun din po tayo dapat magpatawad sa ating mga kapwa. The same grace that you have received, the same mercy that you have received, is the same mercy that you will be giving to other people. Kaya nga sabi doon, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. At may kita niyo po dyan, mamaya, kung ano yung reason, bakit as we also have forgiven our debtors. Okay? So let's go to the next one. And do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. Ano po yan? Prayer for protection against the works of Satan and temptation. When you pray, you also pray for your protection. Diba na, Lord? Itong araw na to, hindi ko alam ang mangyayari, but you know it all. Protektahan niyo po ko sa gawa ng kaaway, and my thoughts be subjected to the thoughts of our Lord Jesus Christ. So, the prayer for protection against the works of Satan and temptation. Okay? And this one is connected with verse 12 na kanina pong binasa natin. For if you forgive others their offenses, and your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. So makita niyo po kanina, dun sa verse 12, ang binasa natin, as we also have been forgiven, okay? Forgive our debts as we also have been forgiven our debtors. Diba? Yung pagpapatawad na na-receive natin, ganoon din yung pagpapatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Bakit? Kasi daw, kapag daw po tayo ay nagpatawad, ang ating amang nasa langit, ay ano daw pong gagawin? Papatawarin din tayo. Pero kung hindi ka magpapatawad, ano pong sabi ng salita ng Diyos? Your Father will not forgive your offenses. It will be counted to you as well. So it is best to what? To forgive. Patawarin mo na.
Kaya gusto, magpatawad na tayo. Pinatawad niyo na ba? hindi mo gano'n, no? Pinapatawad na kita, sumalangit ka nawa. Hindi mo gano'n, di ba? When you forgive to the fullest. Ano po? Forgive to the fullest. Okay? So the Lord's Prayer is not a magical incantation, but rather a model on how we should pray in this way, or in like this. It is Jesus' model for us to follow and not to repeat mindlessly. Tandaan po ninyo, itong Lord's Prayer, hindi po yan magical prayer. Na kapag nag-pray ka ng Lord's Prayer, diba, magniningning ka, hindi po ganun. It is not a magical incantation. Ano po yung magical incantation? Ito po yung mga ano, yung mga kung saan, ito na yung mga bagay na kung saan iniisip natin, ay, ito na yun, di ba? I invoke the Holy Spirit. Di ba? May mga ganun po eh. May nakita pa ako sa TikTok nung nakaraan, I invoke the presence of Saint Michael, the Archangel, that you protect our mouths. You don't need those things. What you need is you come to God in prayer and you follow what Jesus Christ has said. Naiintindihan niyo po ba? Ang sarap po ng panahon, di ba? Ang sarap-sarap matulog, di ba po? So let me go to my third point, mga kapatid. So how to fast in the right manner. Naiintindihan po natin kanina how to pray in the right manner. At inisa-isa po natin yung Lord's Prayer. Naiintindihan po natin, I hope and I pray na naiintindihan na natin. So the next thing would be is how we could fast in the right manner. So how we should fast in the right manner. So ano po ba yung fast? O yung fasting? Hindi po yan mabilis. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, okay, is that whenever you do something, you do it willfully sa Panginoon. But rather, let's just first go to the book of Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Okay po? So ano pong sabi nito? Whenever you fast, don't be gloomy. Ayan, sabi po doon. Like the hypocrites, for they disfigure their faces so that their fasting is obvious to people. Truly I tell you, they have their reward. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting isn't obvious to others, but to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. That can be found in the book of Matthew chapter 6, verse 16 to 18. So ito yung fasting na kung saan totoong fasting. Okay po? Hindi yung fasting-fastingan lang. Diba? Hindi ako kumain eh. Nag-fasting ako. Talaga ba? Diba? Akala kasi natin, pag hindi ka kumain, nag-fasting ka, yun na yung fasting. Pero hindi po talaga ganun yun. Hindi po talaga ganun yun. Okay? Hindi po lang yun yung bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay? So let's go here. So what is fasting? What is fasting? Ang sabi po rito, fasting is willful abstaining from food or other activities in order to bring our whole being to focus on God in worship or in godly activities. Ito yung totoong fasting. Hindi po nagutom ka at nag-pray ka, fasting na yun. Okay po? So ano daw po yung totoong fasting? It is a willful abstaining from the word willful. Okay? You have set your mind and... Kasi ang ginagawa ng mga Kristiyano ganito. Ay, di ba ngayon, magpapasting ako bukas. Hindi po ganun yun. Ang totoong pagpapasting po ay pinaghahandaan. Ano po? Pinaghahandaan siya. Kaya nga po sabi, willful abstaining from food or other activities in order, ano daw po? In order to bring our whole being, yung buong ikaw, to focus on God in worship or in godly activities. Kaakibat po ng fasting is yung godly
daily activity. Tanggalin niyo po sa isipan ninyo na pag nag-fasting ka, hindi ka lang kakain at matutulog ka lang. May mga ganun. Di ba? Pag nag-fasting ka, dapat may gagawin kang maayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pag nag-fasting ka, Lord, magpa-fasting ako. Ano ginawa mo? Nakatulala ka sa ceiling. Lord, magpa-fasting ako. Nag-Facebook ka, nag-Instagram ka, nag-Twitter ka. Hindi po magpa-fasting yun. Ang totoong pagpa-fasting is that what? You focus your whole being into a godly activity. Hindi ka kakain or i-abstain yung sarili mo from something, and then you read the word of God and then you pray. Kaya nga nang tinuro ni Jesus Christ yun, magkasunod yan eh. Bakit? Kasi when you pray, you also fast. When you fast, you also pray. Naiintindihan niyo po ba? So magkasunod yan, okay? Sa era po ni Jesus, yung mga religious leaders, yung mga Pharisee na kanina ko pong sinasabi, is that proud sila na makita ng mga tao na nagpa-fasting sila. Bakit? Kasi po, big deal ang pagpa-fasting sa Old Testament. Hindi po siya kung ano-ano lang. Hindi niyo po ba alam na ang mga Hudyo, in preparation for fasting, isineset nila yung mind nila 1 year before the fasting? Ganun po ka-big deal sa kanila yung pagpa-fasting. Isang taon bago sila mag-fast, nire-ready nila yung kanilang buong puso at kaluluwa. Tapos ikaw isang araw, naisipan mo kagabi lang. Nakita mo yung post ni Pastor ng 5 a.m. lang. Diba? So, isang buong taon, nire-ready nila yung sarili na to fast. Why? Because they know that this is the time where they get intimate with God more than ever. Okay po? So, sometimes yung mga Pharisees, they were fasting. Pero ang gusto nila ganito. Fasting. Hashtag fasting. Ha? Pupost sa social media. Fasting kami ngayon eh. Dito kami yung fasting. Fasting ako. Nag-ready na ako para sa fasting. Ganun yung naging mindset ng mga Pharisees before. They want people to know that I am fasting. Ang ginagawa nila ganito. Yung damit nila, kasi dati ang mga damit nila, eh, pag nagpo-fasting ka, as you go to God in prayer, nilalagyan pa nila ng abo yung kanilang mga mukha. At what they do is they go out in the streets so that people would say, ay, ang galing nagpo-fasting siya. Yun yung kanilang ginagawa before. But God doesn't want that. God wants, kung paano ka mag-pray kanina, ganun ka din mag-fasting. Okay? Ganun ka din mag-fasting. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, but when you fast, put oil on your head and wash your face so that your fasting is not obvious to others. Huwag pong gawing obvious na nagpa-fasting ka. Just like in prayer, you don't need to stand outside and say na nag-pray ka. Ganun din sa pagpa-fasting. Okay po? Kailangan in secret pa din. Why? Because again, your reward will be in secret as well. Ang magre-reward sa'yo ay yung iyong tatay na nasa langit na nakakita ng iyong ginagawa. Okay? So let us stop seeking the approval of men and start seeking the approval of God. Ulitin ko po, let us stop seeking the approval of men and start seeking the approval of God. You don't need the applause of men. Hindi mo kailangan ng palakpak ng tao. Hindi mo kailangan ng lahat ng tao na maging gusto ka. Kasi it's never gonna happen. Okay po? But you start seeking the approval of God. When God approves of you, di ba? You can never go wrong. Even yung mundong to ay hindi nag-approve sa'yo, it doesn't matter. Kaya nga diba sabi nung kanta, I have decided to follow Jesus, the world behind me, the cross before me. Bakit? Kasi iniwan ko na tong mundong to and I am now seeking after
after the righteousness of Him who died and rose again for me. Yun po yung essence nun. Why you are following the Lord Jesus Christ? So in conclusion, mga kapatid, sometimes the right things are not right until they are done in the right way and for the right reasons. Hindi porket tama yung iniisip mo, eh tama na yung method na gagawin mo. Okay? Minsan daw po, yung tama na gawain ay hindi nagiging tama. Bakit? Kasi mali yung pag-execute, mali yung intention, mali yung motivation, mali yung iniisip natin towards it. Paano magiging tama? The right things are not right. Okay? Yung tama ay hindi tama until, sabi nito, they are done in the right way and for the right reasons. Makita niyo yung flow? Okay po? And the reward of God is given to a person by a sincere devotion to Him and not by the praise and compliments of man. Yun po yung bagay na gusto kong makita ninyo ngayon, mga kapatid. The reward of God is given to a person by sincere devotion to Him, not by the praise and compliments of man. Kahit walang pumalakpak sa iyo na tao, basta alam mo na napangiti mo ang Diyos, it doesn't matter. Kaya nga, anong sabi, dito po ako mag-i-end. Nung isa po tanong, sabi niya tanong, paano kung hindi nag-i-exist si God? Ano mangyayari sa iyo? Ito'y tanong niya. You've done your prayers, you've done your fasting, you've done everything in your life. Ginawa mo na lahat. Eh ang tanong, sa dulo, paano kung hindi nag-exist pala si God? Alam niyo po yung sagot ng theologian? Sabi niya po ganito. If I live my life, kung namuhay ako sa mundong to, na naniniwala sa Panginoon, at pag namatay ako, makikita ko na wala talagang Diyos. Walang nawala sa akin. Bakit? Kasi naging mabuting tao ako. Pero kung mamumuhay ako sa kasalanan, mamumuhay ako sa standard ng mundong ito, at pag namatay ako, may nakita akong Diyos na kaupo sa kanyang trono, nawala na ang lahat sa akin. So how you would live your life in this world? Mga kapatid, how would you live your life in this world? Don't do the right things for the wrong reasons. Don't do the right things for the wrong reasons. Yes, you pray. Yes, you fasted. Pero ano yung motivation mo? Ano yung intention mo? Bakit mo ginawa yun? Lahat ng ginagawa ninyo may rason kung bakit mo ginagawa. And what you are doing and what you are intending to do. Sabi ni Apostle Paul, let every thought be captured in the thoughts of our Lord Jesus Christ. Let it be subjected in His presence. So my dear brothers and sisters that believe this with you, kung gusto niyong makuha yung gantimpala ng Diyos, have this sincere devotion to Him. At hindi sa kung anong sasabihin ng tao ang lundong ko. Let us all pray. Father, our Holy Lord, we thank you, Panginoon, for your word today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, salamat sa comfort na iyong pong binigay sa amin. That you are for us and that you are not against us, Panginoon. Lord, thank you for the privilege of prayer and fasting. Lord, thank you because you have given us a model on how to pray, Panginoon. Lord, thank you for bringing us into your holy kingdom and making us holy through our Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat sa iyo pong presensya. Ngayon din, Panginoon, salamat sa ulan na iyo pong binigay sa amin sa umagang ito, sa sandaling ito, Lord. It gave us comfort na kami po ay nananaligan man lang, Panginoon, napawi ang init, Panginoon, na aming nararamdaman kanina.
Lord, for everything that you have done in our lives. Thank you, Father. There's no words we could utter how much we are thankful because you have given us this privilege to study your word. Panginoon, hayaan mo na iset po namin ang aming mga utak, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong pong ikakaluwalhati, Panginoon, at hindi sa standard ng mundong ito. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.